I think itong victory na ito is also a game changer for Philippine sports. Ito po yung dahilan siguro kung dahilan para pag-isipan ng ating mga policy makers na kinakailangan talaga maglaan ng mas malaking suporta sa ating mga atleta dahil yung kanila namang mga panalo ay panalo ng buong Pilipinas at hindi lang ng ating mga manlalaro. Aminado si Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi sapat ang suportang ipinagkakaloob ng gobyerno para sa mga Pilipinong atleta. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng pagkapanalo ng kauna-unahang Olympic gold ng Pilipinas sa pamamagitan ng prominenteng weightlifter na si Heidelyn Diaz. Ayon sa Palace official, dahil sa historic win, magbibigay daan ito sa mas maigting na suporta sa mga atleta ng bansa. Parang nga pong minimum wage nga lang ang nabibigay nating allowance doon sa mga atleta natin. Titignan po natin kung paano natin na mababago ito dahil napakita natin na kung kulang, na ganung kulang talaga ang suporta natin at nanalo pa rin ng ginto, siguro mas maraming mananalo ng ginto, no? Kung medyo itataas natin yung tulong na ibinibigay natin sa mga atleta. Kaugnay naman ang pagkakadawit ni Diaz sa AUS Duterte Matrix na ibinunyag ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, dating presidential spokesperson noong May 2019. Tumanggi si Secretary Roque na humingi ng paumanhin kaugnay ng issue. Kabilang sa mga hamong naranasan ni Diaz habang naghahanda para sa Tokyo Olympics 2020, ang pagkakadawit sa umano'y black propaganda laban sa Administrasyong Duterte. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyong matrix kasi sa tanggapan ko po at iisa lang pong official na spokesperson ng gobyerno, ako lang po yun, wala po kaming ganyan. No? Tikom naman ang bibig ni Secretary Panelo kaugnay ng issue, subalit nagpaabot din ito ng pagbati kay Diaz sa pagkapanalo nito. Bagaman tumanggi na ang palasyo na edetalye kung magkano ang kabuuang insentibo na makukuha ni Heidelyn Diaz mula sa gobyerno at pribadong sektor matapos na makamit ang unang gintong medalya mula sa Olympics, pagtitiyak ni Secretary Roque, pupunuan ang mga naging pagkukulan ng gobyerno at tutumbasan ang kaukulang pagkilala at pabuya dahil sa nakamit nitong karangalan para sa Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.